Hey, may bilis naman, bilis lang bangat mga start na ako. Inaatake tayo ng allergy. Babati muna tayo sa Mitsubishi Agent Calls. Happy viewing po sa inyo at shoutout po. Of course, sa Motivational TV. Shoutout din at thank you so much for subscribing. Also, kay J.E. Edits. Of course, ang Ramson Flores, the Flores family. Thank you so much po. Shout out po sa inyo lahat dyan po sa Kapis. Okay, let's go back to the video. Naku, parang masiglang-masigla ako. No? Hindi po talaga ako masigla. Ako po ay may allergy today. Kanina pa ho maghapon. Masakit ang ulo, makati ang mata, barado ang ilong. Ito, nag-hot water tayo. Gawa ng may kasamang lemon para uminhawa. Medyo makati yung ating lalamunan. Parang talagang matindi ang dapo sa akin ng allergy ngayon. Kaya pagpasensya nyo na kung medyo hindi maganda yung ating audio, pagpaumanhin po. At kung hindi nyo matagalan, pwede naman pong balikan na lang natin ulit. Gawa na lang tayo ng video para dito. Pero pag-usapan po natin kasi napakaganda po. Napanood ko po kanina yung itong interview ni Kinito Henson kay Kai Sotto sa ating Pambato at kay Tony Ronzone. Marami po siyang tinanong na nagala. Siyempre gusto rin natin itanong, no? Mga naglalaro sa ating isipan. At kung napanood nyo po, shoutout kay Sir Kinito Henson. Napakadaming information po ang lumabas kanina. At talagang very promising yung nangyayari sa ating Pambato. Sa yun nga, no, pilit na sinasabi paulit-ulit ni Tony Ronzone na he needs to play hard, he needs to go hard. Yun ang mga hinahanap ng NBA team, no? At yung kanyang playmaking ay isa sa mga asset talaga ng ating Pambato. And yung very skilled po ang sinabi rito ni Tony Ronzone, si Kai Sotto. Teams are kind of leaning towards sa mga big man. Kawa po sa nangyayari dito kay Nikola Jokic na talaga namang halos inalipusta nila ang kanyang pagiging mabagal nung siya ay nai-scout nung araw, no? Kaya inaabot pa ng late second round nung siya nakuha itong si Nikola Jokic, pero hindi nila nakita yung pinaka greatness ng isang Nikola Jokic ng mga panahon na yon. So hindi naman natin sinasabing si Kai Sotto ay ganun din, no, pero sa skills naman ni Kai Sotto ay meron na siya ngayon, so kayang-kaya po ni Kai Sotto makipagsabayan. Gawa na talagang yun ang sinasabi ko pa, no, kailangan talaga he plays hard. Nakita nyo maglaro si Nikola Jokic, no, talagang he battled hard, he plays hard, and he's a tough competitor. Yan. So sana talaga nagiging mature na talaga ang ating Pambato pagdating po dyan. I'm really happy na nagkaroon ng interview kanina. And mga June 12 yata, no, June 12, mga ganong panahon, pupunta si Kai Sotto sa New York para po sa kanyang mini camp dyan. At yan po yung huli na gawa po ng magpe-prepare na po sila dito po sa Summer League, kasi Summer League mga first week ng July po yan, eh. So I'm really happy, napanood ko po kanina. Kung napanood nyo po Playwright TV, shout out sa inyong pamunuan at salamat po na ihatid nyo ang information sa amin. At napakahirap po talaga kumuha ng balita. Nakita nyo, hindi pwedeng pag-usapan masyado kung ano yung nangyari. Pero si Kai Sotto ay nagpahayag na maganda talaga ang pinakita niya dito sa Dallas Mavericks. Gawa ng, noong ko pa sinabi, no, nung una niyang sabi ko, sana maaga siyang pumunta dyan sa Utah, sa Salt Lake, gawa ng altitude. Talaga magkakaproblema po talaga, napakahirap po doon huminga. Napakataas po kasi doon, kaya isa yun sa mga siguro naging factor, no? And nga, sinabi nga ni Kai Sotto na unang sabak niya sa mga minicamp. So talagang there's things na hindi niya expected na mangyayari. So itong nagkaroon siya ng pagkakato sa Dallas ay medyo nagkaroon na siya ng idea kung ano mga dapat niyang gawin. So na-execute naman niya ng ayos. So I'm really happy na talagang nagbubunga na ang paghihirap ng ating Pambato. So hindi ko na po patatagalan. Gusto ko pag-usapan yung kay Kinito Henson yung usapan na yan, dahil napakarami pong maganda pag-usapan. Ngunit alam ko inihintay nyo kung may nanalo ba. So tingnan na po natin. Alam ko iniisa-isa nyo na siguro yung sumagot dyan. Baka naalaman nyo na kung sino nanalo. Pero ngayon sisilipin ko na po, no, kung
meron ba tayong winner? Parang meron pang humabol kanina eh. So, okay. So, ang final score is 108.95. So, ang final is 8-5 sa fourth quarter. No, final score 8-5. First quarter is 1-0. Ang halftime is 5-1. And 6-3 naman para sa third quarter. So, hahanapin po natin kung meron. So, ito, sama-sama po tayo mga kap. Okay mga kap, nilinabi ko lang ha. First quarter, mananalo itong tricolor ni Carmelo Anthony at itong Kevin Durant na Astro sa halftime. At ito naman Joel Embiid na Revolution. Ayan. And sa winner po ng ating final score, bali dalawang card po. Isang rookie card ni Jalen Green kabayan, ang Luminance, and of course isang Monopoly base na Jalen Green. Maganda po ano yan. Alam ko na hindi siya ganun kataas ang value, no? Pero yung mga rookie card kasi yan yung mga una siyang naglaro. At makikita nyo naman kung balang araw yung pagbabago ng kanyang itsura mula dito sa rookie card. At ito po yung kanyang second year. So magandang ano po yan, magandang alagaan or maging collection man lang na meron kayong card ng ating pambato. So, yan po mga kapi. Okay, isa-isa na natin. At, okay, I need to wear my glass. Hinahanap natin 10516385. Let's go. Okay, ang huling-huling yata tumaya 6 hours ago is 4-5 and 3-7. Talo. Si Mobis, talo po. Novid 7711. Nakaw, sablay. Meron tayong... Oy! Oy, 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 oy! 6-3. Efren, you know, 6-3. Efren Malfarta. Nanalo siya ng Joel Embiid the card. Nice card. Yan po. Napakagandang card. Medyo kumikinang-kinang pa. Ako, message niyo po ako, Mr. Elfen Malfarta, para po sa inyong card na si Joel Embiid sa aking Facebook page. Kailangan naka-follow po kayo, guys, para ma-message niyo po ako sa aking Facebook page, Kaputos PH Facebook page. Okay, 4-9 and 7-2 sa Bly, si John Bricks Balboa. Sablay din yata itong kay TJ Booker. 4-1. Ako, bakit isa lang ang pinili mo? Dapat dalawa. Okay, susunod. Gawin yung dalawa. Sablay po si TJ Booker. Naku, sablay nga. Ano? 5-1 yung ano, halftime eh. Okay, Boss Cap, Solid Cap, Solid Kai. Puma shoes lang, boss. Naku, wala ko tayo niyan. Wala ko tayong Puma shoes. At 5-9 and 7-9. Naku, sablay. 7-6 and 2-8 sablay, 8-3 and nakaw, 8-5 yung final score, sablay to. 7-6 kay Andy Salvalon, ayun. Kay Tanking TV, sabi niya 5-4 and 4-5 sablay po. We have 3-1 and 7-1 STQA sablay. 2-2 and 2-4 Roberto Costa. Parang meron na to kanina. Ano, Robert pala yung isa. Okay. Alright, paumanhin. We have Cloud. Oh, kawala taya. Teka. Kaiser, 8-3 and 7-2 sablay. Umulit pa siya. Para ba sigurado? 3-0 and 6-4. Naku, sumablay ng isa. Si Wimner Bigtas. Angel Florentino. O Florentino. 7-3 and 2-6. Naku, sablay po. Parami nagsasuggest Kai Puma shoes na lang. wala po tayong Kai shoot, Kai Puma, ay Kai Sotto na Puma shoes dito. 33 and 35 sablay. 33 and 2-4 sablay po si SEA. Naku, kamusta SEA? Kay Manong sablay din. Naku, sisiga muna ako. Teka. Rico Rodrigo 6-2 and 5-1. Ayun, nahagip ni Rico Rodrigo ang ating halftime. Itong Astro, second winner natin, Astro. Nice, Astro na Kevin Durant. Congratulations, Rico Rodrigo. Ito na. Yes,
May pinalo po sa ating second half, mga kaps, si Rico Rodrigo. Congratulations! Okay, scanin pa natin kung meron pa. 1-4 and 2-6. Sablay po si Rodsky DK. Isidro Gualberto is 1-9 and 2-7. Sablay. 1-6 naman. Kay Well Played, sablay pa rin. Si Stella is 1-5 and 3-7. Sablay na naman si Stella. Pasensya na po. 4-2 and 7-5, Motivational TV. Michael Long, naku, sumali na naman. Si Michael Long ang ating unang winner ng itong Jordan Clarkson na Green Laser. So, this time, talo po tayo. Rojos, 8-1 and 3-1. Naku, wala pa rin. Ano pa ba? Yun na. Ubus na po. Mga kap, so dalawang winner po natin. Congratulations. Balikan natin itong si itong halftime, no? Pangalan niya, balikan natin itong may 5-1 na si Rico Rodrigo. Congratulations for winning the Kevin Durant Astro. And yung ating winner naman ng 6-3, which is nasaan ba yun? 63 is Efren Malfarta. Message me guys sa aking Facebook page at screenshot nyo lang itong number na to and kukunin ko yung information nyo kung paano makukuha yung address para maipadala ko po sa inyo mga kaab. So, yun. Napakagandang katuwaan mga kaab at paalam nyo sa akin kung nag-enjoy ba kayo kahit papano. Siyempre, no, ito po ay pasasalamat na rin sa ating mga subscriber dito sa ating channel. So thank you so much mga kap. And game 5, abangan nyo po yung announcement at idadiretso po natin to hanggang matapos po yung finals na yan ng NBA. So so yan mga kap, thank you. Okay, congratulations sa ating mga winners and message me to my Facebook page. Hanggang sa muli guys, God bless you all. Thank you, bye.